what's up guys? Nandito na naman tayo para sa panibagong content. At ang title ng content natin ngayon ay Round Chain Ring versus Oval Chain Ring. Kung saan, ibibigay ko sa inyo yung tips sa pagpili ng chain ring na ilalagay nyo sa mga bike nyo. And also, gusto ko rin i-share sa inyo yung experience ko about sa paggamit ng oval and round chain ring. So, ano pang hinihintay natin, guys? Simulan na natin! Yan! So, what's up, mga idolo? Nandito na naman tayo sa panibagong content. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa round at oval na chain ring. So, sa mga hindi makapag-decide dyan kung ano ang gusto nilang gamitin na chain ring sa kanilang mga bike, ito yung tips ko para makapili kayo ng inyong desired na chain ring. Paalala lang po, hindi po ako professional. Gusto ko lang i-share yung ideas ko at experience ko kasi parehas na rin ako nakagamit ng round at oval na chain ring. Ating chain ring na gagamitin ay Decas. Decas na 96 BCD and tinatawag itong asymmetrical. So mamaya, didiscuss ko sa inyo kung ano ba yung asymmetrical at symmetrical. Dito muna tayo sa comparison. So ito yung round chain ring. Ito naman yung oval chain ring. Dito muna tayo dumako sa round na chain ring. Ito yung round na chain ring. 96 BCD siya na asymmetrical. Pag sinabi natin asymmetrical, pag pinag-connect mo itong apat na bilog na to, makakabuo ka ng rectangle. Kapag sinabi naman natin symmetrical, pag kinonect natin itong apat na to, ang kakalabasan niya is square. So ibig sabihin, same lang yung layo ng apat na bilog sa symmetrical. Tinatawag din itong narrow wide dahil sa kanyang sukat ng mga teeth. Meron siyang maliit, tinatawag na narrow, wide naman doon sa mataba. Ito'y ginagamit karaniwan sa mga one-by kasi para hindi man mahulog yung kadena nila, madalas ito gamitin ng mga nagtitrail. Hindi agad-agad siya matatanggal sa chain ring, yung kadena. Ito naman ngayon yung oval chain ring. Ito yung dati kong ginagamit. At ito naman yung bago kong bili ngayon na pinalitan ko lang kasi hindi naman ako masyadong pumupunta sa mga aon-aon dito kasi busy din. Ito yung oval chain ring. Ano? Itong part na to, ito yung maliit siya. At dito naman yung sa kabila, yung pagka-oval. Kapag umiikot to sa ating pedal, mararamdaman mo yung oval niya. Pares tong asymmetrical na 96 BCD. Oo nga pala guys, ito nga palang 96 BCD na asymmetrical na to is nakalagay sa aking crankset na Jore M5100. So yun ang pinagkabitan nitong asymmetrical chainring na to. So ngayon, dumako naman tayo sa ano nga ba ang pagkakaiba pagdating sa kalsada ng round at oval. So, base ito sa experience ko, mga kapadyak, sa round chain ring, karaniwan to, mas maganda to gamitin sa mga patag, sa mga straight. Noon kasi, isa akong spinner. Spinner ako sa highway. More on, malambot ako na spin lang, spin. Kaya, marirecommend ko is yung round. Maganda siyang gamitin yung round kasi yung mararamdaman mo sa paa mo is diretso lang. Yung pedal mo is hindi ka makakaramdam ng yung delay na pakiramdam. Dito rin sa round na to, okay din naman siya pang ahon. Na-experience ko rin naman, ang advantage lang niya para sa akin is pagdating sa rematehan. Kasi sa round, talagang mabibilog mo siya ng todong-todo. Yung talagang spin mo man siya, yung parang hindi man bitin yung paa mo kung sakaling mag-spin na rin at i-all out na niya yung force na galing sa yung mga binte. So, ito guys, yung round chain ring. So, ito nga pala guys is
3060. Pinili ko yung 3060 kasi sa 34 medyo nahihirapan akong humabol sa yung mga kumakalas, yung biglang rumirematin lang. Medyo mahirap kasi humabol. Tapos pag yung lugi tayo sa malalaking chainring pagdating sa matagalan at sa sprint na mga karera. So, yun, karaniwan yung 34, 32, sa mga aon siya magaganda. Kaya pinili ko tong 36. Hindi naman ako masyado sa ahon. Tapos yung mga karerang nasasalian ko madalas is dito lang sa highway. Kaya mas pinili ko yung 36 na tip. So, tapos tayo dito guys sa round chainring. Dumako naman tayo sa oval chainring. So, itong oval. Ito nga pala guys, paano natin malalaman kung anong BCD ng ating chainring? So, ito guys yung tips, no? Kung may ruler kayo sa inyo, kumuha lang kayo ng ruler. Pagkatapos, kunin nyo lang yung sukat nitong butas na to dito. Dito natin makikita kung anong BCD ng ating chainring. So, ito, magsimula tayo dito, 0, papunta dito sa kabilang butas. Wag pa ganito guys, ha. Ito pa ganito. Pa-cross. Ito yung BCD niya, 96 BCD. Pag tayo ay nagda-doubt kung lalo na sa mga bagong billing bike na pwedeng palitan ng chainring, paano magsukat is ito guys, ganito lang gawin natin, no. Ayun. So ayan na. Alam niyo na kung paano magsukat ng BCD ng chainring. Bumalik na tayo dito sa usapang round and oval chainring. Itong oval chainring na to, pinlitan ko to kasi sabi ko nga, hindi na ako mo masyadong nagpupunta sa ahon. And dito na ako sa more on patag na. So guys, ito i-share ko na yung advantage ng oval chain pagdating sa ahon. Dahil nga sa oval nitong shape, meron tayong pwersa na maibibigay lalo na sa mga masyadong matatarik. Dito may tigas tapos may lambot yung kada padyak mo kapag gamit mo yung oval. Ayun nga, sa mga medyo alanganin na ahon, ito, malaking tulong siya. Na-experience ko na rin to yung sa mga ahon talaga. Once na nagamit mo yung oval, yung mga alanganing ahon, basta mag-shift ka rin agad ng malambot na cogs, mabilis ka rin makakaahon agad. Ang disadvantage naman ito sa oval between round chainring, yung sa rematehan. Lang paalala ko lang po, ito ay sa base lang sa aking experience. Bila kumakarera din. Sa rematehan siya, yung spin mo, parang merong post na nararamdaman sa bawat padyak mo na parang nabibitin yung paa mo sa pagpadyak na parang nag-aalangan. Yun yung disadvantage nung pagiging oval niya. Nakakapag-maintain ka sa patag, pero once na nag-spinning na at nag-rematehan na, yun, medyo nagbabago yung pakiramdam ko. Nagbabago yung pakiramdam ko dun sa pagka-spin niya. Parang may kulang na dahil sa oval niya, medyo nagpuputol-putol yung lakas hanggang sa di mo na maibigay yung pwersa mo talaga. Hindi ko lang alam sa ibang mga siklista natin dyan kung paano nila na bibigay yung lakas nila para sa oval chainring. Hindi ko lang alam kung ano ang ginagawa ng iba nating mga siklista dyan para sa ganitong chainring. So, sa may mga idea dyan, mga idolo, pwedeng pa-comment na lang yung inyong insights nyo sa paggamit ng oval at round chainring. And para na rin makatulong sa ating ibang mga siklista para makapag-decide sila kung anong chainring na pipiliin nila sa kanilang mga bisikleta. So, dito sa round, para sa akin, mas nai-spin ko siya unlike dito sa oval chainring. Dito naman sa oval chainring, mas maayos siya sa akin para sa ahon kesa dito sa round chainring. And ang disadvantage naman niya is itong oval chainring na medyo nabibitin ako dito sa patag when it comes to rematehan.
So, kayo nang bahala mag-decide mga idol kung either round ba or oval. May mga nagsasabi din mga siklista, depende na rin sa sumisipa. So, ayan mga idolo, so sana may natutunan kayo sa ating content ngayong araw. So, ayan na mga kapadyak. At ngayon, na-share ko na sa inyo yung experience ko about round and oval chain ring. Nasa sa inyo na kung ano yung mas pipiliin nyo o prepare nyong chain ring para sa bikes nyo. And depende na rin syempre sa rides na pupuntahan nyo at pipiliin nyo. Either kung kayo ay more on ahon, trail, or patag lang. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe my YouTube channel. Click the bell button or notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga video. And thank you sa panonood. Ride safe always. At kita-kits tayo sa daan mga idolo. Bye-bye!